Okay, guys, andito naman si Macmex, no? Itong isang bagong episode natin ay alam kong maraming maka-interest ang makagusto nito dahil ito'y related pa rin sa mga reviews. Kung baga mga reviews, itong inuuna nating reviews ay tungkol sa musika. Pero alam naman natin tayo'y mas inclined tayo sa musika, di ba? Dahil may mga in-upload tayong sariling musika natin, gawa natin, may iba na kinakanta ng ibang mga singers dahil tinatry natin kung ilalapat sa style ng vocals nila ay babagay rin ba yung mga obra ni Macmex. So guys, dito sa nakita nyo sa thumbnails ay tungkol to sa isang dating sikat na rock and roll singer Canon na isa sa mga namamayagpag way back late 80s early 90s, walang iba ang nag-iisang si Bon Jovi. No? Sino ba kasabayan niya? Sino yung mga isa diyan dati na gagawa din tayo ng review sa kanya? Ito naman si Axl Rose, no? Marami pa diyan. So ito ang pinakaunang sariwang gagawin nating review. Dahil sa latest April na World Tour concert ni Mr. Bon Jovi ay shockingly poor ang nilalagay. Kawawa daw ang vocal struggles ni Bon Jovi. Ako yung nainganyo guys kasi kung hindi ko lang narinig yung latest na live niya. Kasi isa mismo ako sa nag-imitate sa boses ng Bon Jovi. Way back sa mga ano ba yung dati niya? Yung mga I guess this time you really leave it. Yeah, diba? So yung mga huskiness, never say goodbye. Diba? So yung mga ganyan, nang piniplay ko, kasi nainganyo ako sa pagbasa ko, ang grabe yung mga negative na komento na, itong mga taong to that, nag-admire, halos sa kabataan nila hanggang sila'y nagmamatured na, nagkaedad kasama sa musika, yung musika ni Bon Jovi. Ilang dekada ni Bon Jovi, dekada din yung hinahawakan yung ang daming awards na tanggap. Kasi para sa akin, si Bon Jovi bilang isang matatawag natin siyang isa sa mga napagaling sa technical side ng singer. No? Technical singer siya, isa sa mga matawag natin na dahil nakikita ko kay Bon Jovi yung melody niya. At saka yung pagdating, paano niya bibitawan yung melody, babagay doon sa words na binibigkas niya, ang sarap pakinggan sa tinga. Hindi, masakit sa tinga yung husky niya. Maraming nag-husky na masakit sa tinga. Ito si Bon Jovi, isa sa mga sinasabi kong husky na parang kahalintulad ni na Steve Perry ng Journey. Michael Bolton, di ba? Pero ito siya kasi nauna ng panahon na yun, nahawak niya itong klaseng musika like Resume you is bleeding. Di ba mga ganun? And I can see his blood. Kaya ako mismo, kaya ako nilagay doon na World Tour 2022 concert ni Bon Jovi Laos na. Sinabi ko kasi ako mismo, matanda man si may edad si Bon Jovi sa atin, si mga 60 na nun. Siya, medyo nagkaedad. Nagkaroon kasi ito ng problema last October ba yun? Kung hindi ako nagkamali, nagkaroon siya ng COVID infection. So, yung larynx niya, parang need na chine-check ng kanyang doktor. Kaya isa din sa consider, pero ibigay natin na isa din sa contributing factor. Pero ito, masasabi ko. Kung may edad si Bon Jovi sa akin, guys, nag-husky pa rin ako hanggang ngayon. Pero napansin ko at the age of 50, early 50s, kung nagsisixty na si Bon Jovi ngayon, napansin ko parang may pagbabago. Kasi kahit hindi ko man intentional na i-husky yung boses ko, may time na magkusa siyang napapaos. At saka tingnan mo ha, di ba mga style niya? This room of you is bleeding, diba? You can say his blood. It's nothing but some feeling. Ganon. Dito kasi, maraming style ng boses. Yung si Bon Jovi,
Dito yan kinukuha niya. Hindi yan dito. Paglabas ng boses niya, dito kinokontrol niya sa ano, vocal. Di kaya siguro, sinasik yung larynx. Kasi dito, sa tagal-tagal na alam ko yung boses na Bon Jovi, inaral din niya. Parang sa akin ba? Pwede ikaw magpa-normal, pwede din ako magpa-husky. Pwede din, di ba? Pwede din ako magpa-palsito. Kaya, napansin ko habang nagkaedad, yung pwersa ba, di ba? Mataas yung style niya, yung range ng style niya, mataas. Yung mga never say goodbye, yung mga dulo niyon, hindi niya makukuha lang ngayon. Mabawas, mababasag lang lalo, masisira yung vocal cords niya. Kaya siguro, sa obligasyon na lang siguro natin, mapapansin natin yung pagwala sa akin, kung manonood ako sa concert, hindi na ako na expect ng quality, kahit sa air supply makikita niyo. Wala na. Na yung, huwag na kayong mag-expectation niya pagdating niyo noon, perfect palaga, pareha pa noon sa kabataan niya. Kasi kahit anong makina, guys, pag dumating ka na sa time ng yung tinatawag na ito, metal fatigue. Diba? Metal fatigue. Itong tinawag natin pagdating sa lagay natin na anong, may isang term dyan eh. Ibig sabihin, hanggang dyan na. Kahit sino, Paul McCartney, diba? Mataas boses niya. Pero pagkanta niya sa Paul McCartney, iba na. Pag kumakanta na yung mataas na yung mga My Love niya, wala na. Ilang key na yung binababa niya. Yesterday. Kung kantahin mo na yung dati sa edad niyang 70 plus ngayon, wala na. Kaya guys, sana naman sa mga nagbabas bilang tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa musika, para sa akin, grabe ang saludo ko kay Mr. Bon Jovi. Hindi ko na iniisip na napakinggan ko, di ako naawa, na-appreciate ko pa dahil bakit? Ang pagpakita ni Mr. John Bon Jovi sa World Tour concert niya, hindi natin alam na huli na ba yun o magdagdag pa siya. Kasi ang dami kasing suggestion na dapat daw ipahinga, pahinga yung boses na hindi na. Yan ang talaga yung boses niya eh. Datla, pag tumataas ang edad mo. Kasi hindi siya kagaya ni Mr. The Late Kenny Rogers na maganda pakinggan yung husky kasi halabang tumatanda siya, hindi man yung mataas yung range niya. Diba? Lady, mababa lang. Halos mababa ang ano niya. Mas maganda pakinggan yung husky na style ni Bon Jovi sa baba. Iba-ibang style, di ba? Ang King Bon Jovi. Ay, King Kenny Rogers. Ang King Bon Jovi, kailangan pataasan. Pag ibaba mo yun, pangit pakinggan. Kaya, nang nagbago na yung vocal cords niya dahil sa considering age factor, nagkaroon ng komplikasyon. Pero para sa akin, yung komplikasyon, infection, hindi masyado. Para sa akin, yun na talaga, dahil nagkaedad ng tao. At hindi mo siya yung mga pang-standard lang na mga buong boses, hindi mo. Pataasan. Hindi mo na wala na yung taas. Kasi doon lang talaga sa bracket na ganoon na edad niya, doon na niya maayon ang kakayanan niya. So yun nga guys, dito sa mga reviews na sinisimulan ko nang gawin, para may idea rin lahat na ang daming mga taong mapaghusga, no? Hinuhusgahan ang kakayahan ng isang artist na dati, grabe, tinitingala, ini-idolize, sigawan, laki kaya kinikita niya sa album niya. Slippery When Wet, diba? Grabe yun. Dami niya. Balikan natin, You Give Love a Bad Name. Shot of the heart and you were to blame, diba? Kasama niya yung ano eh, Never Say Goodbye. I'm a cowboy. Wanted Dead or Alive. Gusto ko rin yan. Yung nga, Bit of Princess, huli na yun eh. Ito na yung mga, yung dati, yung mga, Give Love a Bad Name, Bad Medicine, ano yun? I guess this time you're really leaving. Ang dami. Yung album na yun, yung Slippery When Wet, doon siya tumitiba. Tibang-tiba siya. Kaya, guys, tayong, para sa akin, walang nagpago pa. Pagtingin ko kay Mr. Bon Jovi, kahit pa masintunado siya, kahit pa anong struggle ang boses niya, pinipilit niyang mapaganda, para sa akin, walang nagbago. Saludo ako dahil sa ginawa mo. For the past decades, grabe ka, Mr. Bon Jovi.
Kaya sa mga basher, sa mga magaling magkomento na hindi naman kumakanta kagaya ni Mr. Bon Jovi, please, please lang guys, respect. Respetuhin natin si Mr. Bon Jovi. Ako, yung mga style kong boses, kanta-kanta ko, hindi ko alam. Early 50s, 3 years, 5 years pa no, andiyan pa. Kaya nga guys, pinalabas ko na, sinagad ko na. Dahil pag ako'y naka-feel na magiging kaparehan ako sa style na wala na, at least naka-uploaded, recorded yung mga boses kung okay pa during time. At least, i-remanage mo na lang, pakinggan mo na lang. Kahit si Bon Jovi siguro makikinig sa mga ang ganda niyang mga album noon, mga kanta niya. Mapasmile siya, kaya kinakantsawan niyo siya, binabas mo. Ulitin ko, i-recap ko, pag tayo yung nanonood sa mga ganitong klase na tested na, huwag kayo mag-expect. Kaya lang i-supply, pag nag-concert ka, mag-expect ka pa ba na yung mga Now and Forever na mga young love, makukuha pa niya? Hindi na. Mga Just As I Am, wala na yan. Kahit pa na siya na Dunhill, makikita mo sa Wish Bus, wala na. Kaya, grabe naman tayo mapaghusga, guys. Hindi, walang mananatili sa munong ibabaw kundi tanging pagbabago. Kaya sinasabing, there is no permanent in this world except change. Kasama yung mga change na yan. Only pagbabago, ang tanging nagbago. Ang palaging nagbabago ay change. Isa na si Mr. Bon Jovi dyan, sa biktima sa change. Di niya sinasadya at di may iwasan. Kaya guys, dito sa review ito, naway na pagbigay naman to ng idea, makapulot ng aral sa mga mapaghusga. Ako na nasa incline sa musika, nag-idolo, nag-imitate ng mga ganyang boses. Anong gusto niyo? I-imitate nyo sa akin. Air Supply, meron ba ito? Just as I am! Ano? Find your final love in a lifetime! Di ba? Pwede pa. To win back your love again, I have a tongue. Kaya, guys, itong reviews ito, ito ang simula sa playlist natin. Subscribe, share Macnext channel, dahil marami pa tayong kaganapang pwedeng mangyari. Mga project nating naantala dahil medyo nabibisi tayo sa isang ibang bagay, pero babalik tayo. May in place to lahat yung channel natin at tuloy-tuloy ang ating mga kaganapan. Meron tayong mga bago na naman na playlist na idagdag sa playlist natin ito. Reviews, musika, marami pa tayong i-reviews na pwedeng gawin. Ang dami pa mga sikat na mga musician na pwede nating gawin reviews dito. Kulikutin ni Macnext ang kanilang buhay at ating isalaysay na may kahalong kulikutan, tugtugan sa gitara. Okay guys, maraming salamat sa pagsubaybayan ng Macnext Channel. Dahil ang Macnext Channel ay ang channel ng buhay niyo. God bless.